gagawa tayo ng isang recipe na ang bibida ay ang mais.
kumakain na ako. Yes, salamat sa Diyos at nabusog ako. Isang masarap na dinner ang naihanda ko. Isang recipe na mura na, very healthy pa. So, meron ako natira pa dito na, ayan, yung 20 pesos ko, 10 pisong pechay at 10 pisong tokwa, 2 pirasong tokwa yon ay palagay ko, nakagawa ko ng isang recipe na pwedeng 4 na katao ang makakapag-ulam. Ito nga yung tira ko, ayan, napalapalit ako sa inyo yung tira ko. Sa panahon ngayon, kailangan maging practical, kailangan magtipid sa kaperahan. So, ito, ipapatago ko sa rep ng tito ko at bukas, ito yung magiging ulam ko for lunch. Para yung poproblemahin ko na lang is yung for dinner. At yun nga, kung medyo kapos kayo sa budget, nagtitipid kayo, try nyo ang recipe na to. Guaranteed masarap, mura na, at napaka-healthy pa. Walang meat. Ito nyo naman, mais lang, pechay, at tokwa. Very, very affordable. Yet, very, very healthy. With that, dito ko natatapusin yung video ko. Medyo mahaba yung video natin. At na-miss ko yung makapagluto ako, makapag-share ako sa inyo ng isang budget-friendly na recipe. Mga lutong pacham, mga lutong feeling chef-chefan. Ako yon, feeling chef-chefan lang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag niyong kalimutan na hindi mag-subscribe. Ang hindi mag-subscribe, tsaka, 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 pangit ka, charot. Huh? Laging tandaan, ang charot ay hindi gamot sa anumang uri ng harot. If symptoms persist, consult your doctor. An apple a day keeps the doctor away. Pero pag ang doctor ay handsome, never mind the apple. No, 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 no. Bye. See you in the next video. Bye.